inihandog na mga mensahero ng Norte. Kapiling ang Diyos sa bukang liwayway. Isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasihang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Ikasyam ng Disyembre taong 2022. Inilagay niya ang saliga ng pasimula. At ikaw, Panginoon, ng pasimula'y inilagay mo ang saliga ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Hebreo ang kabanata'y isa at ang talata'y sampo. Inilagay ng dakilang si Jehovah ang mga saliga ng lupa. Binihisan niya ang buong mundo sa kasuotan ng kagandahan at pinuno ito ng mga bagay na magagamit ng tao. Nilalang niya ang mga kamanghaan ng lupa at ang dagat. Natapos ang dakilang gawain ng paglalang sa loob ng 6 na araw. Nang 7th araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa. At nagpahinga siya ng 7th araw mula sa lahat ng gawaing kanyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang 7th araw at kanyang ginawang banal, sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain ng kanyang ginawa. Tinignan ng Diyos na may kasiyahan ang gawa ng kanyang mga kamay. Perpekto ang lahat, karapat dapat sa banal na may akda. Nagpahinga siya, hindi dahil sa pagod, kundi katulad ng isang nalulugod na mabuti sa mga bunga ng kanyang karunungan at kabutihan at sa pagpapahayag ng kanyang kaluwalhatian. Ang tahanan ng una nating mga magulang ay huwaran para sa ibang mga tahanan, samantalang ang kanilang mga anak ay umahayo upang tirahan ang lupa. Iyong tahanan na iyon, pinaganda ng kamay ng Diyos mismo, ay hindi isang mainam na palasyo. Ang mga tao sa kanilang pagmamataas ay nalulugod sa mariringal at mamahaling mga gusali at nagmamalaki sa gawa ng kanilang mga kamay. Ngunit inilagay ng Diyos si Adan sa isang halamanan. Ito ang kanyang tirahan. Ang asol na kalangitan ang bubungan nito. Ang lupa na may magagandang mga bulaklak at alpombra ng luntian ay sahig nito. At ang madahon na mga sanga ng magagandang puno ang bubong nito. Nakabitin ang maringal na palamuti sa mga pader nito, gawang kamay ng dakilang tagapagdisenyo. May mga aralin para sa lahat ng kapanahunan sa kapaligiran ng banal na Paris, na ang tunay na kasiyahan ay natatagpuan hindi sa pagbibigay hilig sa pagmamataas at karangyan, kundi sa pakikipagniig sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Isang maganda at mapagpalang umaga.